friend, one of our childhood heroes, passed away. I might sound OA para sa iba ang sasabihin ko, pero ang hero na tinutukoy ko ay ang creator ng worldwide famous manga anime na Dragon Ball na si Akira Toriyama. He passed away because of acute subdural hematoma or blood clot sa may bandang utak. But this content is not about how he died. Friend, this is the inspirational life story of Akira Toriyama. Manga at anime, sikat na sikat sa buong mundo na nag-originate sa Japan. At kahit dumaan na ang ilang generation at pag-evolve ng mga technology nila, ay di kailanman namatay ang industry ng manga at anime sa kanila. At mas nakilala din ang bansang Japan dahil dito. Kaya naman hindi may pagkakaila na isa sa mga nagbigay ng malaking impact sa larangan ng manga at anime sa buong mundo, ang Dragon Ball na gawa ni Akira Toriyama. Pinanganak si Akira noong April 5, 1955 sa Kyosu, Aichi Prefecture, Japan. Nagsimula ang interest niya sa art nung bata pa lang siya. Gustong gusto niya ang pagdodrawing ng kung ano-ano sa papel. Dahil sa hiling niya sa pagdodrawing, ito ang naging inspirasyon niya upang mag-aral ng graphic designing sa Prefectural Industrial High School. Ito ay naging malaking pundasyon niya para sa kanyang future career bilang artist. Noong 1977, sumali si Akira sa isang contest para sa mga amateur artist tulad niya, na sponsored by Shonen Jump, isang weekly manga magazine published by Shueisha. Dahil sa kanyang entry ay napansin ang kanyang potential na galing ni Kazuhiko Torishima. Isa siya sa mga editor ng company at hinire nila si Akira bilang cartoonist. Dito na nagsimula ang professional career ni Akira bilang manga artist. Makalipas ang taon ay nakagawa siya ng kauna-unahang manga niya para sa Shonen Jump. Ito ang Wonder Island. Ito ay tungkol sa isang magical na universe at mga unique creatures. Nagsimula ang pinaka-breakthrough ni Akira nung nagawa niya ang Dragon Ball noong 1984. Sinunglaban naman ang di nakakakilala sa iconic character na si Son Goku, isang super lakas na martial artist. Mula pagkabata ni Goku hanggang sa pagkapamilya siya ay nasubaybayan halos ng buong mundo. Base kay Akira na ang inspirasyon niya rin ay ang mga fight scenes na napapanood niya sa Jackie Chan's movies. Ang series na to ay nagbigay ng malaking pangalan sa kanya sa industriya ng manga. Indeed, he is one of the greatest artists with amazing imaginations that captivated the heart of the people worldwide. Nabanggit niya rin sa isang interview niya na ang pagdodrawing niya ay di niya tinuturing na pastime lang, but the passion that he nurtured from childhood. Kahit pa man hirap siya sa financial nung nagsisimula siya at late na siyang nakapagsimula sa kanyang manga career compared sa ibang artist, ay hindi ito naging hadlang sa kanya para abutin ang kanyang mga pangarap. From humble beginnings to international acclaim, si Akira Toriyama ay isang inspirasyon sa buong mundo dahil sa kanyang talent, dedication, and creative visions. Naaalala ko nga rin nung ako'y bata pa, excited akong umuwi ng bahay galing sa school para lang makapanood ng Dragon Ball Z. Dati, pinapaikot ko pa nga yung antena namin na nakapatong sa poste ng kawayan para lang luminaw yung malamok naming TV. Nagko-collect din ako noon ng text ng Dragon Ball Z. Nung panong yon, feeling ko rin ang bilis-bilis kong kumilos. Yung feeling ko na halos hindi ako nakikita ng mga kalaro ko sa sobrang bilis kong tumakbo. Feeling ko rin noon ang bilis kong sumuntok at sumipa. Yung tipong isang suntok ko pa lamang ay katumbas noon ay 100 suntok na kapag in-slow-mo mo. Naniniwala din ako noon na kaya kong mag-teleport basta mag-e-ensayo lang akong mag-concentrate. Ito pa, isa rin ako sa mga nagtaas ng kamay nung humingi ng tulong sa buong mundo si Goku para sa kanyang spirit ball or spirit bomb. Mind you, isa rin ako sa mga sumagip ng mundo. Ha? May ambag ako. Kapag nagagalit din ako nung bata ko, ay nag-charge ako para umipon ng energy. Basta, kahit nung naging teenager na ako, ay hindi ako basta-basta tinatablan ng mga depression-depression na yan. Dahil busy ako kakaisip kung paano ako magiging Super Saiyan. Pwedeng sabihin mo ngang OA-OA ko dahil sa mga sinabi ko. Kahit ilang taon man ang sa amin ay dumaan, hinding-hindi ko itatanggi na malaking naging impluensya ng Dragon Ball Z sa aking buhay kailanman. I'm proud na isa ako sa mga batang napasaya dahil sa creations ni Akira Toriyama.